Hello, Dramatics. Hello, mga kadrama. Pag-usapan naman natin ngayon tungkol sa isang Pantasya. Drama Pantasya na Zimatar. Siguro maraming nakakaalala sa inyo yung kwento ni Zimatar, isang batang prinsipe na iniwan ng kanyang inang reyna, lumaki kasama yung kanyang mga kapatid, dalawang kapatid na si ano bang pangalan nun? Si Akbar yata ang pangalan nun, yung dalawang kapatid niya, dalawang kuya niya, na yung kanyang nanay ay nawala at naging bruha sa katauhan ni Eng-Eng. Yung Zimatar ay mula sa panulat ni Pedyanko. Si Pedyanko kasi yung original na gumawa ng Zimatar na umabot yata ng nasa kulang-kulang na 10 taon. Kasi nag-aaral pa ako ng elementary noon, Zimatar na, nakagraduate na ako ng grade 6, parang Zimatar na yata, may Zimatar pa din yata. Kaya hindi ko na maalala kung kailan ba natapos yung Zimatar, hindi ko na kasi napakinggan yung pagtatapos nun. Pero yung Zimatar, ang gumanap dun na batang Zimatar, ay siya rin gumaganap na Eng-Eng yung bruha. Si Tita Elo yun, Tita Eloisa Cruz Canlas, na kilala rin sa tawag na Lola Sela Bungangera. Ito yung picture ni Eloisa Cruz Canlas. Tingnan nyo guys. At dahil nga sa matagumpay ng radio drama na Zimatar, ito ay ginawa rin isang pelikula. Pinagbidahan ni JC Bonen. Si JC Bonen ay isa sa artista ng bagets. Sa ngayon ay wala na siya yata, di siya dito sa Pilipinas, parang nasa ibang bansa siya at isa ng pastor. At itong Zimatar na to ay ipinalabas sa pelikula, pero ngayon parang wala yatang kopya ang Pilipinas na nitong Zimatar na ito, kasi nga yung original copy ay nasa ibang bansa. Kaya kung titingnan mo sa YouTube, makikita mo ay may subtitle na hindi pala subtitle, as in tinranslate na sa English yung mga dialogue. Wala kang mapapanood na Tagalog talaga. Kahit sa iniintay ko ngayon sa TV, pero parang wala akong napapanood. Parang hindi na to throwback yung pelikulang Zimatar. Pero merong videos akong ipakikita sa inyo. May ilang video clips dito na movie trailer ng Zimatar na ipinalabas noong 1980s na pinagbidahan ni JC Bonen. Guys, tingnan ninyo, kaya lang nga lang English yung kanyang dialogue. Maikli lang to. Of the fabulous Arabian Nights. Comes the breathtaking saga of Zimatar, the little prince, favored by the goddess. He alone could save the kingdom from the evil clutches of the wicked witch. Magic and swashbuckling action every enchanting inch of the way. More adventure than the voyages of Sinbad. Ah,
won't be long now before you see Zimatar. Fraught with danger, excitement, and unexpected thrills. More fun than Aladdin in the magic lamp. Zimatar. Zimatar. Your Highness, in the name of justice, we need all the arms. Escudillo's lair is well fortified. Zargo, off with the heads. More action-packed than Alibaba in the 40 Thieves. Zimatar, sword and sorcery at its best. To you by Roadshow Films Incorporated. Di ba parang ang sarap panoorin ng buo? Kaya nga lang ay wala tayong makitang buo na pelikula nito, kaya sana kung meron dyan na nakakaalam at may kopya nung buong pelikula ni Zimatar, ay mas maganda na i-share ninyo para naman mapanood, lalo ng mga bagong generation ngayon, at makilala nila at malaman nila ang istorya ni Zimatar na isa sa pinakamatagumpay na radio drama, radio Pantasya noong panahong 70s hanggang 80s, na kilalang kilala ng mga kabataan, lalo na yung mga taga-probinsya. Dahil ang radyo kasi nung time na yun ay parang ano yan, parang pelikula sa ngayon, na para ding computer na nagiging libangan ng mga kabataan. Pagdating ng tanghali hanggang gabi, yan ang libangan ng mga taga-probinsya. Dahil nga pwede kang magtrabaho habang nakikinig ng ano, ng radio drama. Kaya bawat bahay nung kadalasan, pagka may transistor radio ka, ibang klase ka na. Dahil nga, yun yung unang-unang libangan ng mga tao sa probinsya. Dahil pwede mandalhin sa ilog habang naglalaba, sa bukid habang nag-aani ng palay. Kaya kilalang kilala nun ang mga drama sa radio. At ang mga dramatista din nun ay parang katumbas siya o kaparehas ng mga artista sa pelikula. Ganun kasikat ang mga radio drama talent nung panahon na yun, na mahirap makita yung kanilang tunay na itsura dahil nga hindi naman sila napapanood, hindi sila nakikita, hindi tulad ngayon na yung mga drama na ginagawa sa DCRH nakikita na dahil sa social media. Pero nung time na yun, talagang i-imaginein mo kung ano ba talagang itsura nung mga dramatista, lalo na yung ibang drama talent na ang gaganda talaga ng boses. Salamat guys sa patuloy niyong panunood ng mga upload videos ko dito sa aking channel. Sana patuloy niyong suportahan na magkwentuhan tayo tungkol sa mga pangyayari sa nakaraan, lalo na pagdating sa drama production. Marami pa akong gustong i-share sa inyo na inaayos ko lang para makausap ko din yung ibang mga talent na alam kong may mai-share din sa inyo. Dahil nga ako bilang bahagi ng radio drama production, gusto kong manatili sa isipan ng mga kabataan ngayon yung radio drama na isang sining na hindi dapat mawala. Dahil isa ito sa pamana ng ating mga ninuno, dahil dito nagsimula ang mga libangan. Bago nagkaroon ng pelikula, nauna yung mga radio drama kasi, dahil nga mas madali gawin ang radio drama kaysa sa pelikula. Guys, i-like nyo na lang at saka i-subscribe itong ating YouTube channel para sa ating marami pang kwentuhan.
Salamat.